Nung araw na namatay siya, hindi ba siya nagparamdam sa'yo? Alam ko na kahit hindi siya nag-reply, hindi talaga siya mahilig pumunta sa mga malalaking gathering. Ayaw niya ng maraming tao, ganyan. Mas gusto niya yung parang intimate lang. Pero nakausap namin si Gladys Reyes mismo sa burol ni Miss Jacqueline Jose at marami siya itong inamin tungkol kay Miss Jacqueline dahil nagulat daw siya nang araw ng mamatay ito dahil inibitahan pa niya para magsalo-salo sila sa isang gatherings pero hindi na daw nag-reply. Ayon kay Miss Gladys Reyes, sanay naman daw siya na hindi nagre-reply si Miss Jacqueline pero laking gulat niya nang malaman niya na ito nga ay namatay na. Miss Gladys, ano yung pagkakilala mo as an actress kay Miss Jacqueline Jose? Siyempre, isa lang naman talaga ang sinasabi, di ba? Saka naman, wala na sigurong question sa husay ng isang Jacqueline Jose. Dahil siyempre, di ba, pamdur. Best actress kan. Best actress, the very first Asian, di ba? The best actress. Ang mga kahilera lang naman niya doon, siyempre, Meryl Streep, di ba? Hindi ganun kadaling kuhain o makuha yung recognition na ganun. Kaya, isang kahanga-hangang artista ang isang Jacqueline Jose. At kapag nag-kontrabida, talagang matindi din. At ang galing din niya bilang comedy, di ba? Comedian. Ang galing din lahat. Siyempre, hindi lang siya dramatista. Yung versatility niya, napakagaling. Anong maalala mo sa kanya pag sinabing Jacqueline Jose? Ako, more than sa pagiging actress niya, yung mga kwentuhan namin off-cam. Yung mga behind the scenes namin na tawanan, na kwentuhan, okrayan. Siyempre, pag kaming dalawa lang, yung nang-okray kami, ganyan. Pero, siyempre, katuwaan lang din. Pero at the same time, dami ko rin natutunan sa kanya na yung mga technique na ginagamit niya even sa acting. And sabi nga niya, mas maganda yung walang paghahanda kapag ka umaarte ka. Alam ko, hindi siya naniniwala sa acting workshop. Ah, talaga? Yes, kasi para sa kanya, mas raw, mas bongga. So, swak sila ni Direk, brilliante. Oh, tsaka yung pagiging kalmado niya, di ba, that's her own style eh. Nag-iisa lang siya dun eh. Yung kaya nga, nag-create siya ng sarili niyang tatak, di ba, sa showbiz industry. Kasi siya lang yun. Kaya di ba, sabi nga ni Ate Jing, hindi siya na-open pagka ginagaya daw siya sa mga comedy bars, di ba? Kasi parang feeling niya, siyempre, kaniga niya na rin sila Ate V, sila Ate Guy, di ba, na ginagaya yung mga acting nila. Flattering for her. Kasi nga, ibig lang sabihin nun, nagkaroon siya ng sarili niyang tatak, di ba? So, kailan kayo huling nagkita niyan, dalawa? Kapag na MMFF, na parada. Yes, itong summer MMFF, last summer. Year lang po, ng April of last year. Tama ba? 2023, yes. Nung araw na namatay siya, hindi ba siya nagparamdam sa'yo? Or wala ka bang naramdaman? Pero kasi huling parang inimbitahan ko pa siya sa isang okasyon sa pamilya namin. Huling ko siyang kinex. Pero alam ko na kahit hindi siya nag-reply, hindi talaga siya mahilig pumunta sa mga malalaking gathering. Ayaw niya ng maraming tao. Ganyan. Mas gusto niya yung parang intimate lang. Pero dito, grabe ang tao. Ang daming tao nagmamahal sa kanya. My God. Ito yung shows, diba? Ang dami ng tao pumunta. At first night pa lang ito, kumbaga. Second night yata ngayon. Yes, pero kagabi kasi parang doon pa lang dinalay. Parang officially, parang ito pa lang. Ito yung first night. Thank you, Miss Gladys. Salamat, Bebe.